Gaano mo katagal kayang pigilin ang iyong hininga? Gaano kalalim ang kaya mong abutin? Ang lalaking ito, mahigit 2 minuto. At ang lalim ng kanyang sisid, 260 feet, katumbas ng higit 20 palapag na gusali. Free diving ay isang paraan ng pagsisid na di gumagamit ng anumang aparato. Di tulad ng scuba diving kung saan nakakahinga ang diver sa pamamagitan ng oxygen tank, sa free diving, lalim ng hininga at lakas ng baga ang iyong aasahan. Nagre-rely tayo dun sa oxygen usage, diba? sa tubig. So, The more you move, the more you're stressed, the more you're moving in the water, mas malakas yung burn mo ng hangin. So when you do your dives, the free divers who really do deep dives try to really relax, get their heart rate low, para handa sila for their dives. So if you have less movements, efficient movements, then you burn less oxygen, so mas makakatagal sila. Ang susi sa pagsisid, maging panatag ka sa tubig. Kalmado ang puso, kalmado ang isip, kalmado ang bawat galaw. Sa ganitong paraan, mas tatagal ang oxygen sa iyong katawan. Ang basic rule nga is, if you feel stress or panic, then you are exceeding your limits. Kasi mentally, psychologically, hindi ka pa handa para doon. So the first level of safety should be ikaw pa rin. You'd have to go somewhere na alam mong responsibly makakabalik ka naman. Masaya at madali sa unang tingin, pero hindi biro ang free diving. Kung hindi ka maingat at di mo kabisado ang lalim ng tubig, maaari nitong basagin ang iyong eardrums, maubusan ka ng hininga, o tuluyang ikamatay. Si Carlo Navarro ay isang lisensyadong free diving instructor. Mahigit 10 taon na niyang pinag-aaralan ang siyensya sa likod nito. Pero hindi si Carlo ang may hawak ng pinakamalalim na free dive sa buong Pilipinas. Ang record holder nito, grade 1 lamang ang tinapos at hindi nag-aral ng anumang siyensya. Dito namin siya natagpuan sa isang mahirap na komunidad sa Davao. Si Julie Miswari ay isang Bajau. Nakakabit sa dagat ang kultura ng mga Bajau. Kung ang karamihan sa atin sa bukid at gubat kumukuha ng pagkain, ang mga Bajau sa ilalim ng tubig. Bata pa ko, manap, mga isipi, panagat-panagat. Oo. Nagbabaw rato akong ikuanan, isaum-sauman. Ilakad. Halima, tayupat.
dulu. Pero, kay sige-sige magkukuyo-guglaw sa akong nagaw, Dilmar. Noong 2013, isinali si Julie sa free diving competition sa Kadayawan Festival. Nagulat ang lahat nang basagin niya ang record ng mga kilalang free divers sa Pilipinas. Umabot sa 260 feet ang lalim na kanyang naabot. Yung sa Bajaw, we were actually surprised that they were able to get to those depths kasi normally naman hindi sila bumababa ng ganong kalalim. Diba, for looking for fish, for hunting, for gathering food, hindi sila lalalim masyado. So when we went diving with them, tapos nakaganon sila, parang kapati kami nagulat. Nagulat din kayo na umaabot sila ng ganun kalalim. When I saw that depth, mas malalim po to sa akin. Ganun tayong time na yun. But it's impressive. It's impressive what they do. Lilim akong hadlok, musaw-musaw, kayo nagsalik mo sa ganun. Namay-namay, nagtanaw sa taas. O nag-istingan lang na kong musaw-musaw mo. Anong maka... Kwarta mi, anak makauban. Kwarta po makauban nilang mga anak. Ikaw po daw masawag anak. Nanalo si Julie ng 7,000 pesos para sa kompetisyon. Makalipas ang 4 na taon, balik si Julie sa dati niyang trabaho. Balik sa dating buhay, isang kahig, isang tuka. Sinamahan ko si Julie sa isang karaniwang araw sa karagatan. Gagamit ako ng oxygen tank at scuba diving gear para aktual na makita kung paano niya nagagawang sumisid ng napakalalim. Halos sabay kaming bumaba sa tubig. Pero pagdating ko sa halos 100 talampakan, andun na si Julie, nakaupo sa isang bato, naghihintay sa akin. Makapigil hininga ang kanyang pagsisid. Pero laking gulat ko nang makitang hindi lang pala niya kayang sumisid ng napakalalim, nagagawa pa niyang maglakad at magtagal sa ilalim ng tubig. Sadyang makapigil hininga ang malayang pagsisid ng mga badyaw sa ilalim ng dagat. Pero paano nga ba ito ginagawa ng mga tulad ni Julie? Dahil limitado ang oxygen sa ating katawan, kailangan limitado rin ang galaw sa paglangoy. Ilang beses ko itong sinubukan kasama ang mga free diving enthusiasts sa Davao, pero hanggang 20 segundo lang ang kaya ng aking hininga. Samantalang ang mga badyaw, lagpas 2 minuto sa ilalim ng dagat. Pag matagal ka na paulit-ulit ng dive, hindi mo na kaagad manonotice yung parang sakit sa katawan na kailangan mo mag-exhale. So, yun ang reason na mas may enjoy nila further yung time nila underwater. Ayaw, brava!
ginagawa nitong si Julie, nagda-diaphragm breathing siya. Ito kasi yung paraan ng breathing kung saan konti lang yung gagamitin mo na oxygen talaga sa iyong katawan. Tapos bumababa yung heart rate mo, therefore you're really, really relaxed. Ngayon, kapag nag-dive siya mamaya, gravity lang yung gagamitin niya. So hahawakan niya itong bakal na ito na may bigat na mga 6 kilos at ito na yung magpupush sa kanya papunta sa ilalim ng tubig. So, ready ka na, Julie? Hawak ang isang mahabang pana, ito ang ginagamit ni Julie para makahuli ng isda. Dahil limitado ang kanyang hininga, kailangan asintado at kalkulado ang kanyang bawat galaw. Sinasagad ni Julie ang kanyang hininga sa ilalim. Kapag malapit nang maubos ang kanyang hininga, sesenyas siya sa taling nakakabit sa kanyang bewang. So ngayon, hinihila na nila si Julie kasi kailangan sa pag-akyat ng diver, less na yung ginagamit niyang oxygen. So hindi siya dapat nag-exert ng effort. Hindi na siya dapat nagsiswimming. Kaya siya. Araw-araw, 6 na oras sa laot si Julie para lang mamana ng isda. Sa kagustuhang kumita ng malaki, halos di siya nagpapahinga. Kaya pagkatapos ng ilang minuto lamang, sisid na naman ang badyaw. Wala naman silang kakayahang bumili ng malalaking bangka at lambat. Ang spear fishing o pamamana ng isda ang nakagisnang paraan ng mga badyaw para manghuli. Dati-rati, nakakahuli raw sila ng isda sa mabababaw na tubig lamang. Pero ngayon, kailangan mo nang lumalim para makahuli ng malaki-laki. Habang palalim ng palalim, palapit rin ng palapit sa peligro ang buhay ni Julie. Pag nasubrahan ka sa tubig, ma'am, alam mo, pumasok yan sa loob ng termo. Yan. Hanggang doon may parang magkasugat-sugat na yun. O ganon yung nangyari kay Julie. Ganon yun ang kanyang... Hanggang ngayon, hindi na siya masyado siya nakadinig. Bakit basag na sa yung sisid, tenga niya? Sisid, bata pa. Doon pa sa Sambuanga hanggang doon sa Barcelona, Aling Surigao, sisid yan. Si Pastor Del Mar ang nagturo kay Julie na sumisid. Maagang naulila sa kanyang mga magulang si Julie, kaya hindi siya nakapag-aral. Ang dagat ang nagsilbi niyang eskwelahan. Hindi matakot sa ilalim ng dagat. Kahit anong lalim, sabi ko, pwede na, swimming na, dive agad, wala kang takot. Sa ang inisip mo, mabuhay lang ang pamilya ko. Ayon kay Pastor, 9 taong gulang pa lang daw si Julie, nabasag na ang eardrums nito. Sumobra raw kasi sa lalim ang kanyang pagsisid at di nakayanan ng kanyang mga tenga. Pero hindi lang pagkabasag ng eardrums ang peligrong nakaamba sa mga freedivers. Kapag sumobra sa lalim ang iyong nilangoy at di mo natansya ang iyong hininga, maaari mo itong ikamatay. Tulad na lang ng nangyari kamakailan sa ilang dayuhang freedivers sa Palawan na naubusan ng hininga habang sumisisid sa ilalim ng lawa. If you go deeper than kaya mo, if you get hypoxic, if you run out of oxygen, nandiyan yung dangers ng blackouts. Okay? So you faint, parang your body
conserve sa remaining oxygen and you faint. So kapag naubusan ka na ng oxygen, nagba-blackout, ganun yung nangyayari? For deeper divers, baka. Okay? Mm-hmm. So at the start, it will be difficult to just hold your breath until the blackout. Mm-hmm. Kasi unang will, hindi ko kaya, akit na ako. Mm-hmm. Diba? So as you get more training into it, baka matread mo na yung line ng maging hypoxic ka ng konti, which is dapat hindi nangyayari. Batid ni Julie na delikado ang kanyang trabaho. Pero ito lang raw ang alam niyang kabuhayan, kaya handa siyang makipagsapalaran. Julie, hanggang kailan mo gagawin ito? Hanggang kailan ka maninisid? Kailan ka maglalom na ganyan? Hanggang wala na siguro po. Alas tres na ng hapon nang matapos ang mga badyaw sa pangingisda. Dinala ni Julie sa Pampang ang mga huling isda. Umasa na sana suklian ng biyaya ang kanyang pagpipigil hininga. Apat na piraso lang ng isda ang nakuha ni Julie noong araw na iyon. Halos 2 kilo lang ang inabot nito sa timbangan. At nang oras na ng bayaran... Magkano yan? 199? Ang kanyang kinita hindi man lang umabot ng 200. Ang masaklap pa, kailangan niyang hatian ng parte ang tatlo niyang kasamahan. Ang ganitong labis na kahirapan ang dahilan kung bakit kaunti na lang ngayon ang mga badyaw na marunong sumisid tulad ng dati. Kung dati, sa dagat sila nakikipagsapalaran, ngayon, sa dagat na ang lansangan. Bukod sa kahirapan, ang patuloy na karahasan sa kamay ng mga bandido't pirata ang nagtulak sa kanila na lisanin ang Mindanao at magtungo sa mga syudad para mamalimos. Kung dati, dagat ang kanilang tahanan, ngayon, dagat na ng kahirapan. Saan lang kayo dati? Sa Malaysia, Malay. Tapos pumunta kami ng Tawi-Tawi, Sambuanga, Sibugay noon kami. Tapos alam mo naman, yung kapag pumunta kami sa Laut, ma'am, may pambot doon ng pirata. Kung humingi ng isda, pag walang isda, kukunin yung bangka mo, basta yung makina mo. Oo. Tapos sabi niya, ano ba yung isda doon? O sige, lalangoy ka, umuwi kung gusto mo mabuhay. Kaya kami nakaalis sa area namin. Ito ang imaheng nais burahin ni Pastor Del Mar, kaya niya tinuruang sumisid si Julie para maibalik ang dignidad ng kanilang lahi, maibalik ang dagat sa kultura ng mga badyaw. Hindi kumatog, limas eh, bulawod ko lagi. Dagat na lang ko kaway tao, dagat. May pasailab sa dagat. Pag mga amigo na, mga bato, yung gawas ng isda, di.
Akaon gyapon. Kahit mahirap, kahit isang araw, isang tuka, kahit walang matuka, okay. Basta huwag ka lang nang hindi mabuti. Kaya yun ang tinuro mo kay Julie. Kay Julie. Mabuhay tayo sa dagat. Kasi nandoon ang hanap buhay natin, wala dito sa sa siyudad. O sa siyudad, wala. Hindi tayo doon. Yan, kaming mga badyaw, may iba naman nandito sa siyudad. Pero kami, nandito kayo sa dagat kami nabubuhay. Kaakibat na ngayon ng salitang badyaw ang pagiging pulubi ng lansangan. Pero hindi ito ang tunay na imahe ng kanilang pagkatao. Noong 2013, sandaling nabago ang imahe ng pulubing badyaw at muli silang nakilala sa kanilang angking galing sa tubig. Sana ang pangarap ko na kaming mga badyaw, sana dumating ang panahon na wala nang manghingi. Bumalik na lang sa dagat. Bumalik na sa dati, sa dagat. Ayaw namin yung may kinatakutan kami. Gusto namin mabuhay lang ng normal. Kung nais mo raw takasan ang gulo ng mundo, sumisid ka sa kailaliman nito. Gaano man kadelikado, sa dagat lang raw tunay na nakakaramdam ng kalayaan ng mga badyaw. At kung ito ang tanging paraan para maibalik ang payapang kinagisnan, handa silang sisirin ng kahit na ano, maiahon lang ang nasirang dignidad ng kanilang tribo. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.